Maligayang pagbabalik mga tol, pag-uusapan po natin ngayon ang katatapos na laban ni Alexander Povetkin versus Dillian White. Sa ibang balita naman, anak ni Ricky Hatton na si Campbell Hatton panalo via unanimous decision laban kay Jesus Ruiz. May kartada na walang panalo, 11 losses galing Spain. Ito ang unang laban ni Campbell Hatton sa professional. Pro debut sa super featherweight division kaya hanggang 4 na rounds ang laban. May edad na 20 si Campbell Hatton. Kung makikita ang galawan mga tol, maganda naman ang pinakita. May galawan lalo na ang body shot. Hindi nakaporma ang kalaban ni Hatton dahil pressure fighter ang galawan ni Hatton. Nakuha niya ang ibang estilo ni Ricky Hatton kaya naman solid ang patama sa katawan. Naging proud naman si Ricky Hatton sa performance ng anak niya. Naniniwala si Ricky Hatton na ito na ang susunod sa kanyang yapak. Mas maganda pa daw ang ipapakita ni Campbell Hatton kung magkakaroon na ito ng maraming experience. Matibay din daw ang kalaban kahit laging talo, nagbigay pa rin ng magandang bakbakan. Nagpayag naman agad ng pagsuporta si Ed Hearn. Binati niya agad si Campbell Hatton. Naniniwala si Ed Hearn na may kakayan si Campbell Hatton na magbigay ng pay-per-view sales. Ano na kaya ang nangyari sa anak ni Pacman mga tol na si Jimuel Pacquiao? Ito ang tinatapat kay Campbell Hatton dati pero mukhang napag-iwanan si Pacboy. Wala nang balita tungkol sa kanyang amateur kung nagpatuloy pa ba sa pagboboxing. Sa kabilang banda naman, Alexander Povetkin versus Dillian White, panalo si Dillian White via knockout sa round 4. Kung matatandaan mga tol, taong 2020, naglaban ang dalawa para sa interim WBC. Natalo si Dillian White via knockout sa round 5. Tinamaan ng solid uppercut, isang upset ang nangyari. Ngayong Marso 2021, ginanap ang pangalawang laban, nakaganti na rin si Dillian White mga tol. Tinamaan niya si Povetkin ng isang solid right straight at nasundan ng solid left hook. Dito na bumagsak si Povetkin. Nakabangon pa naman pero tinigil na ang laban. Nakuha ulit ni Dillian White ang interim WBC. May bagong kartada na 28 wins, 19 knockout, may dalawang talo, may edad na 32. Samantala si Povetkin may bagong kartada na 36 wins, 25 knockout, may tatlong talo, may edad na 41. Mandatory challenger ulit si Dillian White para sa titulong WBC laban kay Tyson Fury. Pero kailangan maghintay muna si Dillian White. Pwede siya lumaban pagkatapos ng dalawang laban ni Tyson Fury versus Anthony Joshua. Dalawang beses ang kontrata kaya buong taon ito ang maglaban. Samantala sinabi naman ni Ed Hearn kailangan magkaroon muna ng tatlong laban si Dillian White ngayong taon. Pwede ito lumaban kay Andy Ruiz at kay Deontay Wilder. Kaya abangan natin mga tol ang labanan sa heavyweight division. Hanggang dito na lang tayo mga tol, maraming salamat po.